Magandang umaga po sa inyo lahat at 3 ho ng Abril. Tuloy-tuloy po tayo sa ating public service ho rito ho sa ating Action Center sa Ritual Center 102 Timog Avenue, Quezon City. Lagi po kami nagbibigay una pa ito'y pagpag-unawa lang ano, na dapat malaman niyo po yung kaligtasan ng mga empleyado at maging mga nagre-reklamo. Higpit po tayong sinusunod po yung mga health protocols. Naka-mask po lahat na nakapagpumapasok po rito. At yung aming security protocol. Kaya lahat po ng mga sumbong, pinakikinggan, iniimbestigahan, ina-actionan. Nag-iisang pambansang sumbungan, serbisyo, tulong, tatak, tulfo. Ito po ang hashtag ipabitag mo, Ben Tulfo. Ngayon sa hashtag ipabitag mo. Nag-apply na OFW. Ginawang katulong lang sa Pilipinas. February 14 po, tumakas po ako sa kanila. Tumakas po ako dun sa pinag-utusan nila sa akin na mag-sideline. Bigla akong sinapak. Okay. No permanent address yung sapak niya. Mukhang hindi sanay sa mga tao sa labas, nanununtok. Hindi ubra sa akin yung lintek na siga-siga mo. Kung mananakit ka pa, itaga mo sa bato, may sasakit sa'yo. Update, brand new TV, halos isang buwan lang na pakinabangan. Appliance Center, pinalitan na nga ba? Talagang defective po. Masakit sa mata kasi yung umpisang flicker. And TV is for entertainment, hindi for stress giving po. Ang lahat ng yan, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Ipabitag mo! Bakit ka sinuntok nitong bagong laya na ang pangalan ni Ian? Yung pangyayari nun, may lumapit sa akin lasing na binigyan ako pagkain. Ngayon, sinabihan daw siya na malaki lang yan, supot siya. Paglakad niya ng area na yon, bigla akong sinapak. Okay, no okay. Permanent address yung sapak niya. Mukhang hindi sanay sa mga tao sa labas, nanununtok. May record po, kasi po kaya po siya na tulong may record natin. Ano po mga record nung tinaal niya si Ian? Hold up po. Meron din na yung pinaman na mariwan. Ang laki-laki ng mga tattoo mo rin, laki-laki ng braso mo, tapos nanununtok pa na matanda. Sinabihan niya po kasi ako, sir, na... Eh ano ngayon kung sinabihan kayo, ikaw dapat magpapasensya ka eh. Tumas lang po yung blano ng dugo ko na. Oo, tumas ang dugo mo, di dapat sa kulungan ka. Hindi ubra sa akin yung lintek na siga-siga mo. Kung mananakit ka pa, itaga mo sa bato, may sasakit sa'yo. Kinakaya-kaya mong komunidad niyo. Ako, nasa lugar ka lang namin dito. Nako, si Mario Joseph ka. Ang sumbong muling iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Mga boss, kami po, pag pasok na po kayo sa aming hashtag ipabitag mo, hanggat hindi po naayos, partikular doon sa sinasabing update, gusto pong linawin, ano? Yung nakita nyo kanina, papakita ng tsapa. Ano bang ibig sabihin ng tsapa? Ang tsapa po ay para sa mga law enforcers, tulad po ng mga detective, NBI, or mga enforcement arm ng anumang departamento na may police power. Sa kanilang departamento, or sa labas po ng kalang tanggapan, tulad mo ng police, NBI, or mga iba pang mga enforcement arm ng anumang departamento na kinakailangan ng tsapa, o mga ID. Pero pag tsapa ang pinakita mo tulad nito, Department of Justice tsapa po yan. At 30 po ng, ito ho'y Thursday, March 30, Thursday, ipinalabas po ng bitag ang sumbong na isang tricycle driver at operator matapos masuntok ng isang ex-convict. Ang tricycle driver, yan pong ex-convict niyan, na napag-tripan. Nakausap ng bitag ang bagong laya na si alias Adrian Ian. Sumuntok sa tricycle driver. Samantala, hindi naman sumagot ng tawag si Nervy Rico Valencia. Si Nervy ay nare-reklamong, ito ho'y nagpakilalang taga Department of Justice habang sukbit ang kanyang tsapa. Nakunan po yan. Yung ho'y the next day, kinabukasan, nagpadala ng text message si Nervy sa bitag. Siya po, sino si Nervy? Ito muna, pakita natin. Nagpadala po siya, nag-text po siya. Ang gusto niya, wag daw sa ere. Inimbitahan ng bitag si Nervy sa opisina ng bitag, subalit tumanggi ito. Ayan po.
Ngayon, narinig po namin kanina, kaninang umaga, kausap ko to, itong si Narvi. Pakita po muna natin. Nagpakilala po siya. Narvi, nakausap kita kanina. Isa ka pa. Akala mo siguro kay NBI Department of Justice ka. Eh, ikaw nasa Witness Protection Program. Kung di ka ba naman kolohoy, kausap kita kanina. Mahabang usapan natin, hindi ko muna ipapalabas sa ere. Bilang respeto sa iyo, tayo kong sabihin parang wiretapping, kaya kinausap kita, ako mismo. Isa pang pagpapakita mo ng tsapa at magmamayabang ka na sasabihin mo na ikay taga Department of Justice. Pag nalaman to ni Secretary Boying Remulla, pinagmamalaki mo, kay ano ngayon, kay organic agent ka ba? O organic employee ka? Ba't daladala mo yung tsapa? Dalawang bagay lang, kung sa Witness Protection Program ka, either organic agent ka ng NBI, to secure o anumang mga bagay dyan, or nasa opisina ka lang. Ang problema nitong si Narvi, kung nakikinig ka ngayon, na alam ko mapapanood mo to, mayabang ka, sinungaling ka pa, anong sinabi mo sa mga dyan sa barangay mo? Pag nakita kaya kita, baka mamaya maipot ka sa karsunsilyo mo eh. Ano sinabi mo, Narvi? Hindi nakaabot sa amin. Sabi mo, maghahanda ka pagpunta ko sa DOJ, tutuhanin kaya kita, sapatusin kong ulo mo mamaya sa harapan ng boss mo eh. Tapos magpapakilala ka, parang gusto mong yung pride mo ha, tapyas-tapyas sa mong kayabangan mo, hindi ubra sa akin yan. Naintindihan mo ba ako? Tinawagan ka kanina, gusto mo lang off the air. Kaya pala gusto mo off the air para magmayabang ka ngayon. Binubuking na kita. Isa pang pagmamayabang mo, sasabihin mo. Inaantay ko nga si Ben Tulfo dumating dito sa DOJ. Maghuhubad ako ng sapatos, palo ko sa ulo mo kapag sasabihin mo, magpapamerienda ka. Pag pumunta kami dyan, hindi kami humihingi ng merienda. Para lecturean ka sa harap ng bossing mo, papakita yung video, paggagamit mo ng tsapa, na hindi naman sa oras ng iyong trabahong putok sa buho to. Ayan, nakikita nyo. May sot pa, hinahawakan ng kapitan. Eh, anong ibig sabihin nito? Kapag ganitong kayabangan po sa komunidad, hindi po ubra sa bitag yan. May tatapat sa inyong yabang na yan. Hindi ako mayabang. Brusko ako eh. Ay, kumbaga, pagka-brusko, ayan, barako ang dating. Sing tapang ng kaping barako ang aharap sa inyo. Kaya ikaw, Narvi, yung video mo na yan, aalagaan namin yan. Ilalagay namin sa box at pagkatapos, kantihin mo pa kami ngayon, sana makaabot. Sana marinig to ng mga kasama mo sa NBI. Hinahawak-hawak ko, tinatapik-tapik mo ang barangay captain. Ginagampanan ng trabaho, tapos pinakikitaan mo ng tsapa kesa sabihin mo taong gobyerno. Hindi wala kang pakialam kay tao ka ng gobyerno habang ginagampanan ng barangay ang kalang trabaho. Hindi ginawa yung tsapa ng DOJ para mangialam ka sa trabaho ng barangay. Yung tsapa mo rin ang kunin ka, tuktok sa ulo mo eh. Ngayon, gusto kitang pagsabihan, huwag mo nang uulitin. Tapos, ang problema mo rito, ang kaanak mong nirareklamo, kalalaya lang sa kulungan, tapos nanapak na. Ikaw naman, kinakanlong mo, kinukonsinti mo ang trabaho ng iyong kaanak na ex-convict na aking sinermuna na parang basang sisiw. Ikaw naman, basang sisiw ka rin. Wala ka lang yagbols. Sobrang takot mo. At ang gusto mo, off the air. O, binagbigyan kita, off the air. Ano sinabi ko sa'yo? Isa pa. Binigyan kita ng warning. Patapusin mo lang tong Semana Santa. Kasi medyo mas maganda siguro, bidyuhan mo sarili mo, tapos hindi lalatigo mo sarili mo, lalakad-lakad ka, papasang ka ng krus, gumaganon-ganon ka, mapapatawad kita. Kasi mayabang ka eh, nakaabot sa akin, na parang sabi, papakipihin po yan, Ben Tulfo, excited na ako. Lul, laugh out loud, baka mamaya magbulwakan yung etches mo dyan sa karsunsilyo mong butas-butas, maayos ka nga. Para nang sa ganon, oh. Si Narvi Rico Valencia, taga DOJ, isa daw siyang organic agent na gusto naming kinonfirm na po namin, although sinabi po sa records, organic agent daw siya ng Witness Protection Security and Benefits Program sa Department of Justice.
ang iyong makinig ka, Narvi, eh, hindi witness yung iyong ex-convict na nakalaya lang kaanak mo na para manggulo dyan. Hindi yan ang sinisecure mo. Ang trabaho mo doon sa mga witness protection, bantayan mo sila. Hindi yung nagbabantay ka sa barangay. O ngayon, nabuisit sa yung barangay. Simula pa raw siya noong 2011 ay nasa DOJ. Makinig ka. 2007, 2008, nag-ooperate na kami. Kasama 2009, 2010, di namin nakikita. Pagmumukha mo, siguro nakikita mo kami dyan. Kasama kami sa mga operations, mga intel, mga drug raid, o ano ba yung mga paglusob namin kung saan-saan. Nasaan ka na? 2010 ka pa lang? Huwag mong pagmamalaki sa amin yan. So ngayon, dila mo ha, mag-iingat ka sa mga sinasabi mo kasi may mga ibon na kumyari do, yung Maya, tapos tweet, narinig ang sinasabi mo. Pupunta sa akin yung ibon na yun, tweet, sabi, nagmamayabong po siya sir eh. Parang pipit ng ibon, parang pisot eh. Maayos ka na ha. Mm-hmm. Ngayon, tawagan muna natin siguro itong barangay chairman para... Wag na tong si Marvelin, si barangay chairman, para dito. Tawagan natin para sabihin natin, nakaabot na sa amin kung ano pa bang ginagawa nito, baka tinatakot si chairman. Mas magandang matawagan muna natin. Yung nasa pack na tricycle driver, wag nang pinagkakausap yan. At okay na yan. Baka mamaya lalong, baka himatayin pa yan. O yung mga iba dyan. So, tingnan muna natin tong si, ano, si kapitan. Para nang sa ganun, eh, ito kasi ang ama ng barangay na dapat na lumapit na po sa atin. Kapag nagsumbong kayo sa amin, mga bossing, ganito po kami. Tingnan natin. Kung makakausap natin yung si Edmond de la Paz. Ayan po yung kapitan. Okay, na nasa... Okay, sige, mamaya. Kung sakali makakausap natin itong si Edmond de la Paz. Gusto lang namin sabihin sa iyo, Edmond, tatawagan ka namin at sa iyo. At nakaabot na sa amin, may nagsabi sa amin, kinukumpirma ko lang, baka sakaling galawin ka nila, takbo ka lang sa amin, hindi kami nagbibiro. Wala kaming pakialam dyan sa mga ex-con na yan. O, ganun lang kasimple. Update lang po yan, ano? Ako'y kinakausap ko lang, ayun hong si, ano, si DOJ nga, nakausap ko lang tong Narvi Rico Valencia. Kung sakaling kayo na nanonood sa DOJ, tawagan niyo po kami. O di kaya kami na mismo pagkatapos ng Semana Santa. Pero mapapatawad ko to pag ito'y nagpenitensya, nilalatig yung sarili niya sa likod, tapos naghabit-bit ang krus, mapapatawad kita sa iyong kasalanan. So ngayon, dahil Holy Week, magiging magaan muna ako sa iyo. Ha? Okay. Abangan niyo po ito, ha? Ito po ang nag-iisang pambansang sumbungan. Barako, servisyo, tatak, tulfo, barako, tulong. Eh, yun naman, eh, pagdating sa tulong, malambot pong aming mga puso dyan. Ito po ang hashtag, ipabitag mo. Susunod. Nag-apply na OFW. Ginawang katulong lang sa Pilipinas. February 14 po, tumakas po ako sa kanila. Tumakas po ako dun sa pinag-utusan nila sa akin na mag-sideline. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. 2021 nang maglakas loob mag-apply sa Kuwait ang 27 anyos na si Sheila May Pascua. Dahil mula pa Cagayan Valley, pinatira na lang muna si Sheila sa tinutuluyan ng kanyang ahente. Umabot ng halos 2 taon, hindi pa din nakakaalis si Sheila. Hanggang isang araw, naisipan na niyang tumakas na lamang. Lumapit po ako sa hashtag ipabitag mo kay Sir Ben Tulfo. Nireklamo ko po ang aking agent na si Mona Lisa Magno Sinampan dahil sa ginawa niyang panloloko sa akin na pinangakuan niya po ako na magkakaalis po ako ng ibang bansa para sa pamilya ko, pero hindi po niya tinupad yun kasi kinatulong niya po ako ng ilang buwan, kinag-alaga niya po ako ng bata at tinaglilinis po niya ako sa bahay nila. Gusto ko lang naman po sanang makaalis ako at matulungan ko po yung mga anak ko. Pag ayaw ko pong mag-alaga, inaaway niya po ako. Training daw po nila, ma'am, para pagdating po ng ibang bansa, masanay na po ako.
Pero nagagalit na po sa akin yung pamilya ko kasi matagal na po ako doon. February 14 po, tumakas po ako sa kanila kasi inutusan po nila akong mag-sideline. Tumakas po ako doon sa pinag-utusan nila sa akin na mag-sideline. Kasi pag doon po ako sa mansion tumakas, hindi rin po ako makakalabas kasi nandun, may mga security guard doon sa Villorion Village. Sir Bentul po, tulungan mo po ako, makauwi na lang po sa amin. Malagaan ko po yung anak ko. Tapos makuha ko po yung gamit ko doon sa accommodation po. Ang sumbong iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Mga boss, bago ang lahat, kami po ay nagpapasalamat sa aming public service partner, ang Sogo Timog. Para sa accommodation ni Sheila, alam niyo mga bossing, kapag medyo ginagabi na po yung mga complainant at malayo pong kalang inuuwian, ayaw po kasi namin sila natutulog sa karton sa labas. Ang ginawa po nitong Sogo dito po sa Timog at doon po sa Cubao, mga branch po, ay nakikipagtulungan para bigyan po sila ng free accommodation. Hindi po ganun kadali, pero kami nagpapasalamat sa kapareho pong parang kawang gawa na rin ng Sogo, ano, binibigyan accommodation. Ito po yung mga lumalapit po sa amin. Kaya, ayan po, maraming salamat sa inyo, Sogo. Ngayon, ang detalye rin sumbong nito, mga bossing. February 2021, nakilala ni Sheila ang ahente na si Mona Lisa. Nagpakilala itong recruitment agent at tutulungan umano si Sheila na makapagtrabaho sa bansang Kuwait. 11 months nagstay sa bahay accommodation ni Mona Lisa si Sheila kasama ang ibang mga aplikante mula sa iba't ibang probinsya. Pinagtatrabaho raw sila doon bilang mga kasambahay, bilang training at paghahanda bago mag-abroad. Sa loob ng 11 months ay walang natanggap na bayad o sahod si Sheila. Tip lang ay binibigay kay Sheila tuwing nagmamasahe si Sheila, pinagmamasahe ni Mona Lisa si Sheila sa kanya. Ang February 29, 2023, tumakas si Sheila dahil di na daw niyang makayanan pinagagawa sa kanya ni Mona Lisa sa loob ng accommodation. Gusto ni Sheila na makuha mga gamit niya na iwan sa loob ng bahay, uuwi na siya sa Cagayan Valley. Pero bago yan, ano? Una sa lahat, linawin po muna natin. Ang sino man mangako ng trabaho sa sino mang individual na malayo sa probinsya, anumang probinsya sa Luzon, dadalhin mo sa Maynila, anumang probinsya sa Visayas, dadalhin mo sa Manila, anumang probinsya sa Mindanao, dadalhin mo sa Maynila, ibig sabihin, nirecruit mo roon, tapos pinangakuan mo, at pagkatapos na isakatuparin yung biyahe mula sa probinsya, papuntang Maynila. Ang pangakong babago, gaganda ang buhay mo dahil dito sa trabaho binigay sa'yo, na isakatuparan mo na yung sinasabing pagbiyahe sa kanya. Travel, transport. At pagkatapos pagdating dito sa Maynila, ipatutuloy mo siya sa isang accommodation na tinatawag po nating accommodation at makikita mo mga kasamahan mo dyan na marami kayo. Abay, tayo ka muna mga boss. Labag sa kanyang kalooban. Tumakas po si Sheila. Abay, ayun po'y may tuturing human trafficking na rin po yan eh. Alam niyo ba bakit? Labag sa kalooban. Pinagtrabaho mo, pinangakuan mo. Ang problema kapag nakalusot po itong mga tao na to, kulang sa papeles, pagkatapos napunta sa ibang bansa, mahirap po i-rescue kasi mga papeles po nila mga peke. Ganyan pong ginagawa ng iba. So mag-iingat po kayo sa mga probinsya. Kung kayo po'y nire-recruit kahit sino, papangakuan ng trabaho dito sa Maynila, papangakuan ng sweldo, kung minsan pina-advance pa kayo para sumama sa Maynila, pagdating dito, yung pala hindi naman trabaho, bagkos gagamitin muna kayo maglinis ng bahay, gagawing kasambahay, labag sa inyong kalooban, pagkakitaan ka na wala kang sweldo, lahat ginagawa mo sa loob ng kanyang pamamahay, katulad nito, abay, sa dami po nila, tapos ina-accommodate ka, trafficking na po yan, lalo na kapag wala ka pa, nakikita po yan. Yan naman po ay 2021 ayon kay Sheila, pero marami raw po sila. Ang ngayon, para sa atin, makakasama natin ngayon live sa ating studio si Sheila May Pascua. Magandang umaga sa iyo, Sheila. Magandang umaga din, sir. Alright, lakasan mo lang ng konti ang boses mo. Ano? Galing kang Cagayan. Oo, sir. Doon ka nila nakilala at nirecruit ka roon. Oo, sir. Pagkatapos, pinangakuan ka ng trabaho. Oo, sir. Anong trabaho raw ang bibigay sa iyo?
Mag-OFW, sir. Mag-OFW. Ikaw ba'y kompleto sa mga requirements? Ikaw ba'y may mga, kung taga Cagayan, ano bang natapos mo? Grade 6 lang, sir. Grade 6. Mm-hmm. Ay, yung mga magulang mo magsasaka? Oo, sir. Kumusta naman? Okay pa sila ngayon? Okay naman, sir. Sila ba'y alam nila nagtatrabaho ka sa Maynila pero wala kang tinatanggap na sahod? Oo, sir. Okay, tanong ko sa'yo. Gaano ka katagal nagtrabaho rito sa nare-reklamong tinakasan mong amo mo? Gaano katagal na? 11 months na, sir. 11 months. Oo, sir. Simula na magtrabaho sa kanila, wala kang natatanggap na sahod? Wala, sir. Bakit hindi ka binibigyan ng sahod? Ano daw ang dahilan? Training daw po yun, sir. Okay. Kompleto ka ba ng mga papeles mo? Wala, sir. May passport ka ba? Pinagawan po ako, sir. Anong nakasulat sa passport mo? Totoong pangalan mo? Oo, sir. Sigurado ka totoo? Oo, sir. May birth certificate ka ba? Wala, sir. Kung wala kang birth certificate, at bakit wala kang birth certificate? Meron po silang binayaran na ano dun sa... Oo, sa makatawid, fake yung birth certificate mo. Oo, sir. Gumawa sila ng birth certificate mo para makakuha ka ng sinasabing pasaporte. Oo, sir. By teka muna, falsification of public document yan. So nagawa, nabigyan ka ng passport. Oo, sir. Nakita mo yung passport mo? Oo, sir. Ano daw ang nakalagay sa passport mo? Pangalan mo? Picture mo? Oo, sir. Saan ngayon yung passport mo? Nasa bahay, sir. Sa kanila o sa iyo? Nasa akin na, sir. Nasa kanila? Nasa akin na, sir. Nasa sa iyo? Oo, sir. Sabi mo sa amin, pinanganak ka, pero simula ng pinanganak ka, wala kang birth certificate. Oo, sir. Wala, sir. Wala talaga? Wala, sir. So, pagdating mo ng Maynila, hinanapan ka, wala ka may pakita, basta na lang ginawan ka ng passport. Oo, sir. Okay. Wala kang binigay na birth certificate? Wala, sir. Saan ang galing yung birth certificate na ginamit nila para makakuha ng passport? May tao silang binayaran na ano, sir, na kukuha ng birth certificate, sir. Mm-hmm. Saan kinuha ang birth certificate mo? Doon sa Asiana, sir. May tao na nakipagkita sa akin doon, sir. Na doon. Contact nila, sir. Saan doon? Sa probinsya? Sa Asiana, sir. Asiana? Oo, sir. Ano yung Asiana? Mall of Asia. Ah, sa Mall of Asia. Oo, sir. Doon ka din nila para mabigyan ka ng fake birth certificate. Mm-hmm. Kung kayo po ay nakikinig po sa amin, iniimbestigahan na po namin, ini-interview po namin, kasi baka kung kayo po ay nakikinig, bakit po nandito si Sheila, tumakas po siya sa isang subdivision na privado. Marami pa po siyang kasama roon sa accommodation. Nagtsatsaga magtrabaho. Ikaw, pinagtrabaho ka ng 11 months na walang sweldo? Wala, sir. So, paano mo na ipapadala sa Maynila, sa probinsya? May anak ka ba? Oo, sir. Ilan ang anak mo? Tatlo, sir. So, tanong ko sa'yo, wala ka na papadala doon? Wala, sir. Humihingi po ako sa kamag-anak ko sa ibang bansa, sir. Hindi ba nagagalit sa'yo yung mister mo or kung may asawa ka o nagagalit sa'yo yung nanay mo? Bakit ka nagtatrabaho? Na wala nagagalit na din sila sa akin, sir. Bakit daw? Kasi matagal na daw po ako. Matagal na po ako doon, sir, kasi... Tapos wala pa po akong nagagawa. Magkano na natanggap mo sa kanila ng 11 months ka nagtrabaho ng barley? Nung nandun ako sa Tugigaraw, sir, binigyan po nila ako ng 2K. 2,000? 2K. Nagtrabaho ka rin sa Tugigaraw? Oo, sir, pero nag-overtime kami ng trabaho dun, sir. Binigyan nila ako ng 500. Doon sa opisina nila? Oo, sir. May opisina rin sila sa Tugigaraw? Oo, sir, meron, sir. So binigyan ka lang ng 500? Oo, sir. Gaano katagal nagtrabaho sa Tugigaraw? Isang araw doon. Isang araw, sir. Pagkatapos, dinala ka rito? Oo, sir. Gano'ng katagal doon ikaw nag-stay sa accommodation sa Tugigaraw? Matagal din, sir, kasi pabalik-balik din kami doon, sir. Mula sa probinsya ninyo? Oo, sir. So, 500 pesos lang binigay sa'yo? Oo, sir. Hindi kaya nag-advance ka ng pera sa kanila para makakuha? Wala? Hindi, sir. Nagbigay sila ng 2K, sir, na pang-allowance daw, sir. Allowance? Advance allowance daw, sir. Saan mo binigay? Binigay nila sa amin, sir. Sa inyo? Sinong kayo? Saan mo lang ginamit yung pera mo na yan? 2,000? Allowance din, sir, na nag-stay sa accommodation, sir. Binayad mo rin sa kanila yon? Hindi, sir. O hindi? Binigay mo sa pamilya mo? Oo, sir. Ilan? Si Sheila nga pala ay may tatlong
anak. Ang kanilang tanging hanap buhay sa probinsya ay pag-aari ng mais. Nagkaroon ng idea ng mga ibang bansa si Sheila dahil madami sa kanilang lugar ng ibang bansa at gumanda naman ang buhay. So, sino ang nag-recruit sa'yo at paano ka napunta rito kay Mona Lisa? Kay may, ano sir, Ma'am Berna Bilya po. Sino naman si Ma'am Berna? Yan ang recruiter mo? Yun po yung sekretary ni Ma'am Mona po. Paano ka nakilala ni Berna, sekretary nitong si Mona Lisa? Kay Jermel Burgos, sir. Sino naman yung Jermel Burgos? Marami kang pangalan binabanggit. Ano naman ang papel nito? Yun yung nag-chat sa akin na nagbigay kay Ma'am Berna po. Kilala mo ba siya? Hindi po. O paano ka nakilala nito kung hindi mo siya kilala? Inad niya lang po ako sa Facebook, sir. Tapos sinabi niya na kung gusto kong mag-abroad. So sa Facebook mo nakilala itong tao na itong sinabi na gano'n sa'yo? Oo, sir. Tapos hinikayat ka na kung gusto mo mag-abroad? Oo, sir. At nung sinabi mo, oo, pinuntahan ka na roon? Ako yung pumunta, sir. Hinahanap ka nila? Oo, sir. Sabi sa akin, pumunta ka. Saan ka pumunta? Doon sa Tugiga raw, sir. Pagdating mo roon, opisina o bahay? Opisina, sir. Tinatawag nilang opisina, sir. Opisina na may, ano, or tinatawag opisina pero bahay? Opisina, sir. Opisina? May mga taong dumarating? Wala, sir. Ano, bahay lang to. Ano to, bahay? Parang opisina? Alam mo yung opisina? Talaga may mga taong pumupunta? Ay... Wala, sir. Kasi pag may naano silang aplikante, sir, doon dinadala, sir. Doon muna? Oo, sir. Tapos, saan nila pinatutuloy? Doon muna, sir, sa ano? Tugiga raw. Oo, sir, Tugiga raw. Malaking bahay. Yun ba yung pinakita mong picture? Yun yung sa Tugiga raw? Hindi, sir. Saan yan? Ito, pakita nga uli yung picture ng accommodation na ito padala mo. Saan yan? Yan yung Villa Orion, sir. Dito sa, ano, sa May Fairview? Oo, sir. Ganong karami sa subdivision, nagkasya kayo, pinapayagan. Eh, yan. Oo, sir. Lahat yan, mga aplikante? Oo, sir. Okay. Kasama ka ba dyan? Oo, sir. Anong sina to? Bakit ba? Nag-uusap-usap kayo? Ano ba yung bahay ba yun o opisina? Bahay yan, sir. Kaninong bahay yan? Kay Ma'am Mona, sir. Nakaupo kayo lahat dyan para kayo mga parang ano, para kayo mga prisoner of war. POW. Ano yan? Sino nagsasalita na yan? Yan si Mona, sir. Sino? Ma'am Mona, sir. Mona? Yan si Mona? Oo, sir. Mm-hmm. Bahay niyo yan? Oo, sir. So, anong sinasabi niyo sa inyo habang the time ng kinukuhanan siya, kayo mga OFW? Lahat ba yung mga yan? Ibabasa ko lang, nakaalis na or ano ba? Yung mga iba dyan, sir, nagsitakas din, sir. Nagsitakas ng iba sa kanila? Oo, sir. Okay. So ngayon, gusto mong sabihin, tumakas ka, panapatunayan mo na ito'y tumumaga bogus to, bahay na Sheila, yung mga naka-t-shirt, nakatayo dyan, may star-star yung kanyang t-shirt. Sino naman yung nakatayo dyan isa? Mga aplikante din. Aplikante. Mm-hmm. Parang excited sila. Oo, sir. Ikaw, nasaan ka dyan? Ikaw yung kumukuha? Oo, sir. Ako yung nagbibidyo, sir. Bakit ikaw ang kumukuha? Sino nagsabing kumuha ka? Wala, sir. Kinuha mo lang? Oo, sir. At pinatutunayan mo na ganyan ang inyong accommodation dyan sa may, ano nga, Villa? Villa Orion, sir. Orion? Orion, sir. Villa, hindi ko alam to. Pakiano mo nga, hindi ko masyado, ano, Ilocano kayo, no? Oo, sir. Okay, sige. Villa Orion. Orion. Sa Fairview, Quezon City. Villa Orion. Orion. Oh. Okay. Okay. Tinawagan po ilang beses at tinext ng bitag si Mona Lisa para makuha ang panig nito. Mm-hmm. Pero binabaan lang daw ng teleponong tumatawag sa kanya ng aming mga investigators. Sa text ni Mona Lisa, kanina lang ng alas 10:40, sinabi nito itatawag na lang daw siya mamaya dahil nasa labas daw siya ngayon, meron lamang inaayos. Yan po, ang kaya po natin tinatawagan. Ang ngayon, bakit ka nandito ngayon? Anong gusto mo? Gusto mong, anong matutulong? Kasi gusto kong maintindihan muna kasi paulit-ulit akong iniimbestigahan ka namin ng Biyernes pa. Natapansin mo? Oo, sir. Paulit-ulit ako nagtatanong sa iyo. Mapapansin mo ba para makulit na ako sa pakikipagtanong ko? Oo, sir. Tapos ang sagot mo, kapiranggot, mabuti nga ka mo ngayon, medyo nakaka-construct ka na ng mga isang sentence na, sa isang sentence mo,
10 mga salita, 10 words, 10 words ang mga nadadagdag mo dati. Yes, sir. Aran, sir. Burger. Burr, burr, burr. Ngayon, okay, nakakahinga ka na ba? Oo, sir. Relax ka na? Oo, sir. Siyempre, okay ba yung tulog mo rin sa Sogo? Oo, sir. Ay, siyempre, mag-isa ka dun. Executive suite ka pa, samantala rin siguro nung tinutulogan mo, ano, sa Hague. Ano, paano, doon sa Billy Orion, anong ginagamit siya roon? Sa papag? Sa banig? Sa, may foam din po sila, sir. Ah, may foam sila. Oo, sir. Ano, sama-sama kayo sa isang kwarto? Noon, sir, may anim ganun, sir. Anim kayo sa isang kwarto? Ano yung double deck? Ano mga double deck? Hindi, or sir. O ano, sa papag lang? Sa papag lang, sir. Tapos sa latag, ilalatag lang yung foam, sir. Foam, mm-hmm. Kumusta naman pagkain ninyo doon? Okay naman? Takal-takal po. Ha? Takal-takal po. Anong ibig sabihin takal-takal? Isang baso po. Isang baso lang. Mm-hmm. Tapos anong ulam niyo? Yung, kung ano-ano, sir. Kung ano yung... Tinolang manok, pagkatapos sabaw lang. Tapos isang pirasong papaya at saka dahon ng sili. Oo, sir. Ganun lang? Oo, sir. Walang manok? Sa loob po ng kwarto nila yung kinukuha yung mga bigas, sir. Tsaka mga ulam. Yan ang mga pagkain yun. Oo, sir. Takal-takal. Mukhang okay naman. Mga tapsilog ata ito. Ano yan? Itlog? Ano ba yan? Yung sayote. Ah, sayote? Na may itlog po. Ah, sayote na may itlog para dumami. Tsaka, okay na rin. So, okay ka naman doon. Oo, sir. Pero wala kang sweldo? Wala po. Hindi mo na matiis tumakas ka? Oo, sir. At ngayon, gusto mo nang trabahuin namin itong si Mona Lisa? Gusto ko na lang kung makuha yung gamit ko, sir. O, gusto mong makuha. O, sige. Villa Orion, Fairview, Quezon City. At dyan, Mona Lisa Sinampan. Sino-sino ba mga agencies na puntahan niyo rito? Gusto ko lang malaman kasi para mga medyo... Hindi basta-basta yung sinasabi mong subdivision na yan, ha? Okay? Kasi may picture pa tayo ng subdivision. Pag nakita natin yung harapan lang ng subdivision, wala. Mm-hmm. Gusto ko kasi makita yung itsura ng Villa Orion. Hindi siya mga Villa Ewan, ha? May kasi mga Villa-Villa lang, eh. Tapos Villa pala, Villa ng ano, ng mga Villa ng Kambingan. Pero dito, mukhang mapuno at saka may security, tapos may guardhouse, may gate na hindi ka basta-basta mapasok, na parang akala mo, masintulad na rin ang mga kapareho ng mga subdivision na medyo malalaki yung mga bahay ron. Ano? Tama? Oo, sir. Mm-hmm. Paano ka nakatakas? Tanong ko muna sa'yo. Paano ka nakatakas? Nung inutusan nila akong mag-sideline dun sa pamangkin nila, sir. Nung inutusan ka mag-sideline? Anong sideline? Dun sa, ano sir, magpakain ng aso, mag-ano ng tae. So, pinahiram ka muna sa, nang ni, itong si, pakita muna natin si, ano, may, ano ba ito? Yan, inutusan ka nitong si Mona Lisa na doon ka muna sa, dinala ka ba? Paano? Sinundo ako ng pamangkin niya, sir. Ah, sinundo ka ng pamangkin niya para dalhin ka roon sa bahay ng pamangkin niya. Oo, sir. Anong trabaho mo roon? Tagapakain ng aso? Pakain ng aso, sir. Tsaka... Pabira tong aso. Mas mahal. Yung aso dapat, bossing. Ang ngayon, ang bossing mo, aso ngayon. Sila mahalaga. Mm-hmm. Tapos, pagdating doon sa pamangkin niya, anong pinagawa sa'yo? Magkain ng pakain nila yung aso? Oo, sir. Paliguan yung aso? Mag-map, sir. Yung mga ihi nila at saka tae nila, sir. O mga ano, mga dumi ng aso. Oo, okay. Sir. So, doon sa masinasabi mo, ganun, nakagkaroon ka ng pagkakataon tumakas. Oo, sir. Bakit naisipan mong tumakas na? Gusto ko na lang pong umalis, sir. Kasi... Dahil wala ka natatanggap na sweldo. Oo, sir. Sige, okay. Diyan ka muna. Sa linya ng telepono natin sa si Station Commander ng QCPD Station 5, si Police Lieutenant Colonel Elizabeth Yasmin. Magandang umaga po, Colonel Elizabeth Yasmin. Ay, good morning, Sir Tulfo. Good morning po. Good morning po, ma'am. Ano, okay. Okay, ma'am, salamat po sa pagtanggap ng tawag po natin. Tayo po yung live sa IBC TV 13, ganun din po sa CLTV Channel 36, nationwide, worldwide, netwide. Sa TV po tayo, ma'am, ano? Yes po, apo. Ito pong isang sumbong po natin, nakatakas po siya dyan. So, isang subdivision, Villa Orion ata, 11 months na siya nagtatrabaho, ma'am, na parang may element po ng human trafficking. Na kinuha po siya sa Cagayan, pagkatapos ni binaba rito, Cagayan Valley, binaba po siya rin sa Maynila, 11 months nagtrabaho. Nandyan lang daw po sila sa loob ng subdivision at accommodation, Villa Orion sa Fairview. At 11 months nagtrabaho, wala pong sahod, training daw.
Ang problema po rito, ma'am, ayon sa sinasabi ni Sheila May, ay wala po siyang birth certificate, wala po siyang papel, pero nagawan po, nakukuha na po siya ng kanyang pasaporte at hawak. Mm-hmm. Hawak mo ang pasaporte mo, ano? Fake ang ibig sabihin para malabas ng bansa. Ito po yung iniiwasan natin, ma'am, kasi kapag medyo ganito po mga fake na mga ano birth certificate, makakuha ka ng passport, ay yan po ay matatawag pong falsification of public document, ma'am. Tama? Yes po, exactly po. Opo, tsaka tama po yung pagpapangako for a better life, you transport a person from point A to point B, you made a promise at the end, wala naman pala. Hindi ba ma'am yung element ng human trafficking po, ma'am, doon base doon, against her will, pinagtatrabaho sila and then hindi sila makalabas ng exclusive subdivision yan. Nagkaroon po ng pagkakataon na siya yung nakatakas na nung siya po ay dinala sa pinsan na may-ari para maglinis ng mga ano ng dumi ng aso, ihi ng aso. Tumakas po siya at tumakbo po dito sa amin ng Biyernes. Ano okay. pong tingin po ninyo, ma'am? Sir, kasi yung binabanggit mo, pwede namang yun kung nakakulong pa rin siya doon, pwedeng illegal detention. Hindi, nandito na siya, ma'am. Nandito na po siya din sa studio, ma'am. Siguro, ma'am, dadalhin po ng mga staff po namin sa inyo para maimbestigan niyo po, ma'am, ano? Opo, nabanggit mo yung Villa Orion. Ito po dun sa area namin sa Greater Fairview. Yes, ma'am. So, we'll check. Opo, mag-coordinate po kami dun sa barangay captain para yes, ma'am. At ang police natin. And then, samahan po natin siya para makuha rin natin yung complete na detalye. Saka, baka mamay may mga kasama pa siya ron. May posible, may kasama ka pa ron. Ma'am, ganito lang, gusto niya mangyari, may mga kasama siya roon. Ang gamit niya lang po, kahit wala daw sweldo, kasi damit ng kanyang anak na baby at saka damit niya. Okay. Tumakas lang siya, ma'am, pumunta po sa amin ng Biyernes. Sige sir, coordinate natin para matulungan natin yung complainant, yung reporting natin. And of course, we will, dun sa report niyo po, we will also conduct investigation pertaining din sa allegation para ma-validate naman. Sige ma'am, natin. Sige ma'am. Opo. Baka sige kung, sir, papuntahin niyo po. Kung may tatanong, yes, meron ba kayong women's desk for, you know, kapareho? Ayan, lahat sigo. Naman, sir, ng police station. Okay, ma'am. Yes, opo. Yes, sir, we'll assist it. Sige, ma'am. I-assist po natin yung reporting natin, sir, ha? Thank you, ma'am. Sige thank po. You, ha? Samahan na lang po sa station. Opo, ibibilin ko po at ako'y nasa Karingal ngayon, sir. Sige, ma'am. Salamat thank you, ma'am. Opo. Thank you rin po. Alright, mabuhay po kayo. Ayan. Okay, sige. Narinig mo na. O, makukuha natin yung gamit mo at at the same time, sisilipin na rin yung sinasabing doon para makita yung ibang kasama mo. Kung nandoon pa, bakit ang nagsitakas na? Ano makikita roon? Pero ikaw mismo, testigo, nandoon ang gamit mo. Oo, sir. Mm-hmm. Nakikita ba kayo ng mga kapitbahay ninyo na marami kayong tao roon sa loob-bahay ninyo? Hindi, sir. Wala kayong kapitbahay? Bawal mag-ingay, sir, kasi magagalit yung mga subdivision. Bawal mag-ingay? Oo, kasi sir. Baka... So, hindi kayo pwedeng lumabas? Hindi, sir. Nakatago lang kayo sa loob? Bawal lumabas, sir, talaga. Talaga itatago doon kayo? Doon lang sa loob ng bahay, sir. Natatago talaga kayo kasi mababahala yung subdivision. Bakit napakaraming tao? Hindi naman, kasi pag subdivision ka, exclusive yun para sa mga residente. Kung ginawa niyang taguan, iyan, eh, mukhang malaking bahay pagkatapos subdivision. Tapos pag nalaman niya ng mga homeowners na ganun karami, paano kayo nakarating dyan? Sinasakay ko sa van? Oh, sir, unti-unti nilang dinadala yung mga tao dyan. Ano yung unti-unti? Gabi, umaga? Gabi, sir. Sa gabi? Oo, sir. Para hindi halata? Oo, sir. Para pagdating sa guardhouse, hindi na tinitingnan basta't may sticker lang? Oo, sir. Mm-hmm. Kabisadong-kabisado mo, ah. Ay, hindi. Kabisadong-kabisado ko pala. Kasi ganyan sa subdivision namin, bawal yung mga ano, tsaka medyo may mga, may kasi may guardian. Ganito na lang. Kukunin natin ang gamit mo, sasamahan ko namin para makuha yung iyong mga gamit. Hindi lang yan. Pipigain yan para medyo sa ginagawa niya, patingin nga, sa linya ng telepono. Ayan, sa linya ng telepono si Attorney Batas Mauricio. Attorney Batas Mauricio, magandang umaga po sa iyo. Attorney? Magandang umaga po, Ginong Ventulfo. Okay. Attorney, eto na. Yes, sir. I don't know kung narinig mo, Attorney, but anyway, just gusto mo bang bibigyan kita ng recap dito sa problema ito? Mas maganda po siguro. Okay. Yes. Noong kanong Biyernes, nandito po siya sa amin, gusto niya lang po makuha yung gamit niya. Siya po ay taga Cagayan. Pinangakuan po ng trabaho, tapos nilipat po siya sa accommodation sa May Tugigaraw. Pagdating sa Tugigaraw, binaba po siya sa Maynila. So, gusto lang po natin malaman kung elemento po ng human trafficking with a promise from point A to point B na consummate ho, na siya kataparan. Pagdating po rito,
Nilagay po sila sa accommodation, siksikan po sila sa isang eksklusibong subdivision. Ilan po kayo? 18? Mga 18 raw sila mga kababaihan doon sa bahay ng kalang amo. Sila daw po yung nagtitraining at kaya walang sweldo, pinakakain lang ng kapiranggot. 11 months, wala po siyang sweldo kapag nakukuha lang siya ng tip pag nagmasahe siya sa kanyang amo. And then, naisipan niya, sir, attorney, na tumakas nung nagkaroon ng pagkakataon na pinahiram muna siya ng kanyang amo sa kanyang pamangkin para maglinis ng mga aso, dumi ng aso, pakain sa aso. Doon po siya nagkaroon ng pagkakataon, tumakas, pumunta po sa atin. Ito po, attorney. Isa-isa daw po sila tinatransport sa gabi sa isang van para hindi mahalata subdivision. Kaya sa isang bahay, sa video po namin, 18 katao nakaupo lang sila sa malaking sala. Doon lang daw sila, sa papag lang sila natutulog, ginawa accommodation special. Ito po yung subdivision. Kaya lahat po ng element po ng human trafficking. Sa akin po pananaw, yung the promise of a better life, the transport from point A to point B, and then pagdating dito, hindi naman po totoo na may trabaho sila. At pagkatapos against their will, tinatago po sila para wag mahalata sa subdivision hanggat tumakas po yung biktima, hindi po sinunod. At take note, wala pong birth certificate itong si Sheila. At nagawa pong kunan siya ng passport ng agency kahit sabi niya, pinanganak siya, hindi niya raw nakita yung kanyang birth certificate, gumawa ng papel. Ano po ang nakikita? Nakakuha ng passport dahil sa peking birth certificate. Ano po ang nakikita niyo, Attorney Batas Mauricio? Pangunahin po dyan, ginawang pentul po, yung binabanggit po ninyo, human trafficking. Sa ilalim po kasi, ng Section 3A, Republic Act No. 9208, o yung Anti-Trafficking in Persons Act, batas po dito yan sa Pilipinas, binabanggit po dyan, na itinuturing na human trafficking sa ilalim ng batas na ito, ang anumang pagkuha o recruitment, ang pagdadala sa ibang lugar, transportation, o di kaya pagpapalit-palit sa anumang lugar ng mga taong ito. Kaya meron silang pahintulot o wala, kaya alam man nito ito wala, dito man sa loob ng Pilipinas o sa labas ng bansa. Human trafficking po yan. Ginawang po, mga kababayan. At napakabigat po ng problema nung gumagawa nito sapagkat matindi po ang mga parusahan ay pinapataw dito po sa itong mga krimen sa human trafficking. Hindi na po mahalaga, Ginawang Bentulfo, na merong sangkot na abusong sexual ito dahil dito po sa batas, sa human trafficking na binabanggit natin, maliwanag po, Ginawang Bentulfo, na kahit po yung forced labor lamang yung pinagtatrabaho, pinagtatrabaho ng walang sahod, human trafficking na pong itinuturing ng mga batas sa Pilipinas yan. At dahil dyan, meron na pong parusa na nakalaan para po dito sa mga ganitong tao. Okay? So, kailangan po marahin na matulungan ito pong mga kababayan natin, lalo na po yan, 18 ang binabanggit na nasiktiman ito. Bawat isa pong tao, isang kaso ng human trafficking, Ginoong Bentulfo, mga kababayan. Yan po ang nakalagay sa bagong provision na naipasa noong pong July 23, 2012, Republic Act 10364. Yan po ang binabanggit yan. Itinuturing po kasi yan na yan ay forced labor ng isang tao pinagtatrabaho, lalo na hindi naman pinapasahuran. Pero maliban po dyan, meron pa rin pong ibang mga parusa na naghihintay dyan. Ano po yun? Yung hindi po pagbabayad ng akmang sahod, at least yung minimum wage, ng nagpapatrabaho, po ng 11 buwan, bawat pong 1 buwan, kaibang kaso po yan, ng paglabas ng labor code na may parusa pagkakabilanggo, 3 buwan ng, 3 taon ng 3 taon yan, Ginoong Bentulfo, mga kababayan. Ayun. Attorney, sinlinaw ng sikat ng araw na nailagay po natin doon sa sinasabing saklaw ng batas na binabanggit niyo pong human trafficking dahil alam niyo po yan, batas po kayo, Attorney Batas, pagdating sa mga batas. So, ang ibig niyong sabihin, sa bawat taong na itraffic nila, iba-ibang sentensya? Iba't ibang kaso. Hindi. Eh, 18 po katao yan. 18 kaso. Abay, kailangan pong malaman itong mga gumagawa nito. Bawat isang tao, hiwalay na krimen sa ilalim po itong batas na binabanggit natin. At dahil hiwalay na krimen,
hiwalay na parusa, Ginoong Bentulfo, ang nakalaan sa mga taong yan. Halimbawa, meron pong tatlong taong nagtabuatan para makuhay ang mga yan. Bawat isa sa kanilang 18 parusang pagkakabilanggo para sa human trafficking bawat isa. Sa kabilang dako, pwede rin silang makasuhan bawat isa sa kanila ng 3 pagkakabilanggo at paglabag sa presidential decree 442 as amended Labor Code of the Philippines sa hindi pagbabayad ng sweldo. I am sure, Ginoong Bentulfo, wala din pong mga SSS yan. Wala. May SSS ka ba? Wala. Wala rin. Kailangan pong kasuhan na ng todo at nang hindi na makalabas pa yung mga tao yan. Okay. Attorney, may consider ba rito yung under duress na labag sa kanilang kalooban, tatrabaho sila, kaya nagsitakas na lang sila? Yung ibig sabihin, ikaw parang pinagtrabaho, pagkatapos tinatago ka, labag sa iyong kalooban, tumakas. Is that under duress? Tama po kayo, under duress po yun. Pero ang kagandahan po dito sa amyenda ng batas noong 2013, maliwanag po na hindi po kailangang ma-under duress, hindi po kailangang parang mapuwersa, mapilit, o di kaya bigyan ng hindi matanggihang impluensya yung mga taong nabibigyan ng human trafficking. Ang mahalaga po dito, basta't sila'y kinuha, at pagkatapos pinalilipat-lipat, at pagkatapos ginagawang mga ganyang katulong, alila, kasambahay ng walang sahod, pasok na po yan sa human trafficking. Ayos. Attorney, 18 katao. Pagkatapos, ang sinasabi mo, bawat tao, 3 pagkakulong ng isang trafficker, then 54 years po yan. 54 years po yan. Isa-isa po yan, Ginoong Bentulfo. At ang tinitiglan lang po natin dito, Ginoong Bentulfo, yung hindi pagbabayad ng sahod. Eh, pero pag napunta tayo ng human trafficking law, ang pinakamatindi pong parusa dyan, hanggang a maximum of 20 years. Naku, Sos Mario Josep. Ang bawat isang krimen. Naku, 18 yan, Ginoong Bentulfo. Naku, patay na. Sos Mario Josep. Opo, kailangan po ibigin to, Ginoong Bentulfo, paano lang sa ganung naunawaan ng ating mga kababayan. 7 years. Attorney, kung 7 years, tapos times 20, 18 sila. Naku, 760 years. Parang kung tama ako sa sinasabi kong computation, kinumpute ko agad. Aabot po sila sa ganun. Sos Mario Josep. Attorney, maraming salamat sa pagbigay po ninyong paglilinaw para doon sa mga taong gumagawa nito. At pagkatapos doon sa mga taong hindi alam ang batas na to, na kapag sila ho'y, pakiulat lang po, attorney, pag sila ay parang ginahe doon sa kanilang pinanggalingan. Opo. Yan po'y isang elemento na. Pagkatapos pinangakuan, tapos hindi isa katuparan, pinagtrabaho naman na parang walang sweldo, kasama na rin yun. Tama po, Ginoong Bentulfo. At medyo matindi po yung krimen na yan sapagkat marami po ang mga ahensya ng pamalang nakamata. At pagkatapos, lalo na particular, nakamata po dito ang ibabitag mo ni Ginoong Bentulfo. Okay. With that, attorney, maraming salamat po sa paliwanag niyo po dito po sa sinasabing batas. Maraming salamat, Ginoong Bentulfo. Karangalan po ni Batas Mauricio makasama sa inyong paglilingkod. Magandang araw po. Magandang araw. Ganito lang, no? Sasamahan ka namin doon sa police station para ikay maimbestigahan, para makuha yung iyong mga gamit. Naturalmente, pag pumunta ka, pupuntahan yan kasama ang barangay. Tapos hihingin ng pahintulot na pumasok doon sa barangay kasi police matters na to. Hindi na kinakailangan dito na search warrant. Ay importante lang. Ikaw yung testigo, nagsasabi ka na nandun yung sa address na yon, may tuturo mo para katukin, para ibigay ang gamit mo. Iba naman yung kasong isasampa base doon sa nakikita ng police at nakikita ng alagad. Sa nakikita ko rin na human trafficking to. Malinaw sa iyo? Oo, sir. Kukunin natin yung gamit mo, ha? Oo, sir. O, papadala ko ng mga tao para dyan. Okay na sa iyo? Okay, sir. O, sige. Ganito. So, medyo mahaba pong ginawa po natin pag-i-interview para maintindihan niyo po. Human trafficking po itong nangyari to kay Sheila. Hindi pa po nakaalis. Trinafic na rito. Eh, paano pa pagdating doon sa ibang bansa? Sus, Ginoo. Abangan po yun dahil tasamahan po namin to. Magtago ka na ikaw, Mona Lisa, kung kinakailan mo magtago. Nako, pa-beauty-beauty ka, hindi naman ganun ang nakikita namin doon sa picture na medyo... Yan si Mona Lisa. Tapos ito si Mona Lisa sa... Yan si Mona Lisa. Oh, sir. Okay, ganda. Puro star ang nakikita ko sa t-shirt niya. Tapos ito naman sa picture niya. Ito sa Facebook page. Pakita natin. Malayo. Parang hindi ako maniwala. Pero wala na akong pakilam dyan. Ito, nag-iisang pambansang sumbungan. Serbisyo. Barako. Tatak.
Tulfo. Tulong, medyo malambot ang puso po namin. Yan po kami, sampo ng aking mga kapatid, si Raffy Tulfo, Erwin Tulfo, ako po si Ben Tulfo. Ito po ang hashtag, ipabitag mo. Susunod! Update, brand new TV, halos isang buwan lang na pakinabangan. Appliance Center, pinalitan na nga ba? Talagang defective po. Masakit sa mata kasi yung umpisang flicker. And TV is for entertainment, hindi for stress giving po. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Kung binili mo to, linawin natin, bakit binili mo yung display? Nagtanong naman po kung may stock. Ano daw sabi? Wala na daw po, last wala. Item. Pero good condition daw po. Talagang defective po. Masakit sa mata kasi yung umpisang flicker. And TV is for entertainment, hindi for stress giving po. Yung replacement kasi sir, may policy din po kasi. Hoy, sandali. May problema po yung TV, okay? Yung replacement, hindi na po namin, beyond na po yung Well, segment. That should have been the case. Uh-huh. Sa amin sinabi nyo, this is beyond repair. Kasi pa... na po namin. Nirecommend your replacement. Ayun, ma'am, nasiyahan ako nung sinabi niyo, nag-recommend kayo ng replacement. Kawawa nga pala, ma'am, yung mga consumer natin kasi ang daming perwisyo na dadaanan nila. Saan siya pupunta po, ma'am? Pupunta siya sa Cavite? Hindi po. I-email lang po niya yung complaint niya and then online din lang po yung mediation na. Alright. At base naman po sa experience namin, majority naman po ng cases ay nare-resolve sa mediation process pa lang po. Ang sumbong, muling iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Sa ginagawa po nating public service, marami po natututunan ang mga mamimili po natin. Kasi hindi lang po kami public service, mas at batas. Karapatan ng mga mamimili pagdating sa mga produktong medyo may kuminsan may problema, hindi po lahat ng mga produkto, although po masasa quality assurance pag ginamit na ng mga consumer, nagkakaroon ng sira, be ready na palitan yan dahil ginawa mo yan eh. So, nagtataka tayo dito sa bansa natin na kinakailan pa umabot dun sa mediation, sa ibang bansa yan, palit na agad yan eh. Ginawa mo yan, nagka-problema. At dahil lang galing sa inyo, hindi po pwede, ano? Ngayon, dito, ano? Okay, pagkatapos po, habang umi-ere daw, ito po muna, ano? Bago tayo magbibigay. Ayon kay Rizel, naparoon nyo kanina, habang umi-ere siya, sa hashtag ipabita mo, tinawagan na siya ng Samsung. Sa tulong ng DTI Cavite, nagkaroon sila ng agarang mediation noong 28 po ng Marso, kasama ang Samsung at ang malaking mall dyan sa Dasmariñas Appliance Center. Noong umpisa ng mediation, gusto pa rin talaga ng Samsung na for repair. Bakit kaya? Ang kanilang TV. Quality TV kayo, marami kayong pwedeng ipalit dyan. Napagkasunduan na palitan na lang ng brand new TV ang sirang unit na nabili ni Rizel. Nito lang Sabado, April 1, April Fool's Day pa, ay padala na sa kanilang bahay ang bagong television. Ayan, nakikita na natin. Oh, and lucky naman ito. Mahihilo ako rito sa kapanood. Ayan na po, nakita. Makakasama po natin sila. Wow, ang haba-haba. Okay. Yan po ang TV. Gusto lang po natin nakita. Ayan na, ini-install na. Mga taga-Samsung yan? Okay. So, okay. Nabitag na sila. Makakasama natin ngayon si Rachel Caballero kasama kanyang nanay. Magandang umaga po sa inyo, ma'am, at sa iyo, Rachel. Magandang umaga. Good morning po, sir. Okay. Po. Kumusta naman po ngayon ang TV? Kayo po? Kumusta ka po kayo, ma'am? Okay naman po. Masaya-masaya na po yung tatay niya. Mm-hmm. Mister niyo yun. Masaya-masaya na mister mo na tatay ni Rachel. Okay. Kala ko tatay niya. Nagsasama pa kayo, di ba? Opo naman, okay, sir. 51 years niya. Na nga, sir. Eh. Ah, okay. Pagkaakala ko, masaya yung tatay niya. Ay, ibig sabihin ito? Alright, so, nasihan. Opo, sir. Okay. Kumusta ka naman? Hindi na po, ano, hindi na po iniiwanan yung TV. Parating nandun na po, nakababad. Medyo retired na rin ang, okay, mister niyo, father mo retired. Opo. So, kumusta ka naman, Rachel, nung matapos niya na talagang ipinaglaban mo? Ako'y nagpapasalamat na sa tiwala mo sa programa na inidulog mo sa amin, incidentally. Yan din ang thrust po ng aming programa, yung advocacy na itaguyod yung karapatan ng mga mamimili, mga simple, totoong tao na kuminsan walang kalaban-laban lumalapit sa amin. Ginagawa namin yan. Pareho kami mag-utol. Si Raffy Tulfo, si Senator, si Erwin, o ako. Isa lang yung aming
Pareho yung aming mga hilig, isang dugo dumadaloy sa aming mga ugat. So yo, ano ngayon masasabi mo, Rachel? Sobrang na natanggalan po ng tinik. Sobra. Oh, yung hassle po sa loob ng 4 na buwan na inilalakad namin. Hanggang sa dumating kami sa point na hindi ko na alam kung anong gagawin. Yung tatay ko, lungkot na binabayaran ko na siya. Tapos binayaran ko na siya ng pera ko yung TV na yon. Tapos hindi niya magamit. Sobrang lungkot din si Papa kasi sinasabi ng tatay ko, hindi mo pinupulot anak yung pera. Pinaghihirapan mo yun. Tapos, ganun kami kahirap. Makiusap lang. Replacement lang yung hinihingi namin. Replacement lang ng TV na yun para lang matuwa na yung tatay ko. Pero, nung dumulog po ako sa inyo, para po, hulog na langit. Ito na yung kasagutan. Ito na after 4 months of pakikiusap dito sa appliance center, dito sa manufacturer. Talagang nadulog po. Tsaka salamat din po talaga sa immediate action ng DTI ng Cavite. Okay. Well, maraming mga kapareho mo. Kaya lang, baka mamaya maglutangan ng maraming kapareho mo. Dudumugin na kami at mga sirang TV. Kasama yan doon sa mga anumang mga bagay na defective. Talagang papalitan yan. Kasi minsan nga may motorsiklo nilapit sa amin. Teacher, mas maganda ito maintindihan mo. Siya ay teacher, inutang niya pa yung kanyang may utang pa ako ng motorsiklo pala ron, dapat ibigay na lang natin. Alam mo bang nangyari? Inutang niya pa sa financing. Pagkatapos nung inutang, pagkagamit pa lang, pagkalabas sa dealer, sira na agad. Tapos Paskong Pasko. Tapos iniwan nila doon. Tapos ganun din, pumunta rito. Tinulog namin sa DTI. Sa iyo, ganun din, karamihan, ano? Ang punto natin dito, yung mga mamimili natin, particular sa mga appliance, or yung mga motorsiklo, ibang bagay, hindi dapat magkaroon ng perwisyo or abala. Sa halip, kaya mo binili yung produkto, gawa nga nung sinasabi nating tiwala, di ba? Na kalidad yan. Especially, hindi naman natin inaanong Samsung. Inuulit ko ang aking mga cellphone, ang aking mga TV, Samsung. Nagtaka lang ako rito na parang napakahirap nila palitan ng simpleng bagay. Hindi naman siguro sa manufacturer yan. Baka doon sa kung sino man may hawak, doon sa natural, parang feeling nila malulugi na pag pinalitan. Natural, yung unit na yun, i-refund sila ng manufacturer. Hindi dapat kasalanan ng sinasabing malaking mall o department store doon sa loob ng mall. Di ba? Kilala kasi. So, ganun lang. Ako'y nasisihan na ipinaglaban mong karapatan mo. May ibang tao kasi, di ba, na ayaw perwisyo. So, napapalagpas. Kaya kinakailangan natin ng mga mamimila na kapareho nyo na talagang nagsasalita, ipinaglalaban. Kasi nandito lang naman kami mga Tulfo Brothers. Kapag inilaban mo, yung feeling mo na talagang tama kami, hindi ka namin pagtatanggol kung ikaw mismo walang kusa. At tumitibay lang ang pakikipaglaban namin kung yung mismong lumapit sa amin, tatayo rin. Opo. Di ba? Ay, karamihan kasi kung minsan tatayo, pag inareglo, iniiwan na kami sa ere. Okay lang. At least, na-serve yung purpose na paglapit nila sa amin na ibibigay yung sinasabing nararapat. Na ang tawag namin doon, hustisya na rin. Opo. Yung hustisya na rin yung hiniling mo doon eh. Opo. Yung karapatan mo na parang ibigay ang nasa sa iyo kasi wala ka naman pagkukulang. Opo. Kaya sa mga kapareho mo, sana dumami pa rin yung mga ganun. Sana maging edukado na ang ating mga mamimili na ikaw naglakas loob. Abala nga lang. Opo. Pero alang-alang sa sinasabing gusto mo makamtan ng hustisya. Opo. Na ibalik sa iyo, nararapat. Hustisya na rin yan. Nakuha mong katarungan. Opo. At nakipag-areglo naman. Opo. Pag nakipag-areglo naman yung mga inarereklamo, okay na rin sa amin yun. Katarungan na rin yun. Nakuha mo, nakamtan mo yung nararapat. Opo. Okay, ano masasabi mo ngayon doon sa ibang siguro? Ikaw na rin magsalita. Parang ikaw na rin yung consumer advocate na rin na kung hindi, first time kasi namin nakita, pinaglaban mo eh. So opo. Ikaw na rin, actually, manawagan ka na. Sa mediation, during the time ng mediation, maikwento ko lang po na halos isang oras po kaming nakikipag-aregluhan doon sa Samsung head office. Kasi po pinipilit pa rin po nila na
repair. Pero iba daw po yung term nila ng repair. Ibig sabihin daw po, papalitan yung LCD. Tapos, bago daw po yung LCD. Pero sabi ko, ano pong assurance ko kung ang major part ng TV ay sira at ang minor part ay hindi nyo alam. Sabi nila, wala daw silang alam sa manufacturer ng mga minor parts. Kaya nga po tayo nakarating na sa ganitong posisyon. Kumbaga nakarating na na-air na lahat. Kasi nga po, hindi ako pumapayag ng replacement po. Yun po pala, at the end is, wala na po palang ganong unit. Okay, discontinued unit na kasi tapos yes na yun. Po, opo. Kaya ayaw nila sigurong, kumbaga, consider that sale. Mm-hmm. Kung papalitan nila ngayon yun, baka kasi, inisip ng Samsung, papalitan nila, maglalabas sila isang unit, parang lugi sila roon. Ganun talaga. Merong tawag dito, shortage, pagkatapos merong kuminsan, merong excess na dapat itabi mo. Kapag medyo nagkulang, papalitan mo yan. Ganun lang kasimple. Opo. So talagang dadating po sa point na hanggang dun sa mediation, o kung ayaw talaga ni consumer, refund. Dumating po ko sa point, refund? Kaya nga bumili ako niyan, lahat ng ginagastos ko para sa magulang ko, labas na yon. Kaya nga replacement ang gusto okay ko. Ayaw mo talaga ng refund, replace ayaw lang. Po. Dahil yun ang gusto ng daddy mo. Mm-hmm. Pasalamat na lang po ko sa appliance center na namagitan din po sa amin na sabing ganun kasi na appliance, since bibili din pala ulit si consumer dun sa refund, bakit hindi na lang po kami humingi ng dealer approval from the Samsung na open policy po? Kunyari, magpalit daw po ako ng ibang brand, basta dun na yung money, at the same time po, papalitan na din. Kaya naging mas mabilis po yung action. So, pumili din po kami kaagad dun sa appliance store na yun. Mga Samsung? Yes po. Kaya naman pala eh. Mabilis lang po yung ganun. Kumbaga, nanindigan talaga. Yes, alam ko naman magiging paborable sa inyo dahil nandiyan yung DTI, gobyerno yan. Opo. Mapapasama rin. Opo. Kung kayo ho'y mga manufacturer, huwag nyo na pagpilitan yung isang bagay na ginawa nyo yan eh. Of course, meron laging, kaya nga may tawag na lemon. Sa anumang bagay, may isang bagay na kaanuman kakalidad, lalabas at lalabas yung defect. Have a room for that, na merong talagang puhunan na may talo ka roon. Maliit, makapiranggot lang yun sa mga kinita ninyo dahil kalidad kayo. Huwag na kayo maging maramot na parang bagay na yan. Si Mami, mukhang nalungkot ka ba? Okay. Hindi na po. Nagpapasalamat nga po kami, sir, servant sa inyo. Kasi siguro po kung hindi po kami talaga lumapit sa inyo, hanggang ngayon po wala pa. Pasalamat ka sa anak mo kasi pinaglaban niya. Hindi naman namin malalaman kung hindi talaga pinaglaban ni Rachel yung karapatan niya bilang Mami Mili. Kayo pong mga Mami Mili, may karapatan po kayo. Ang karapatan niya, ipaglaban niyo. Yung nga lang, si Rachel namuhuna ng kanyang siguro panahon. Kasi kuminsan kapag yung abala, iniiwasan po natin. Hindi, yung abala ninyo, mamuhunan kayo kuminsan sa karapatan ninyo. Dahil kuminsan pag binawaliwala niyo, yung mga may pananagutan, responsibilidad dyan, makakaligtas po sila sa kanilang obligasyon or pananagutan. Kaya, anumang bagay, pag nakita niyo, ipaglaban niyo, hindi yung palabas ha, ipaglaban nyo, itaguyod nyo, ilapit nyo. Kami po'y tatayo, ilalaban po namin, pagtatanggol po namin. Dahil kung walang reklamo, wala pong masasampang kaso. Kung walang magre-reklamo, wala pong mabibisto sa kanilang mga sinasabing ewan. Pinakita na po natin dito, sana matuto po kayo sa programang ito. Trabaho po namin, magbigay po ng kaalaman, sapat na kaalaman, karunungan na rin, anumang magbagay na dapat malaman ninyo bilang mamimili. Dito lamang po yan sa aming palabas sa mga Tulfo Brothers na ganito po ang estilo po natin. Sa iyo ma'am, maraming salamat. Ha? Maraming salamat din po. Thank you din po. Ipanood nyo na lang ako ng mga thank you po. Kwentuhan nyo na lang kami ma'am kung ano yung napanood din niya tapos para medyo masaya. Sa iyo naman, Rachel, tuloy mo lang. Iyon ang sinasabing consumer advocacy. At ako naman, sasabihin ko, you're an advocate for consumer. Maganda yung tumayo ka. Sana kinakailangan natin mga ganong klaseng mamimili natin sa Pilipinas. Ipaglaban. Talagang yung karapatan ninyo yan eh. Sir, lumalakas lang din naman po loob ko dahil po sa mga katulad nyo na tumutulong sa well, maraming araw salamat po. Naman. Po. Ganun naman sa amin. Okay na sa amin yan. Ha? Thank you. Oh.
Ito na po, higit sa sumbungan, embestigahan. At ano ang reklamo? Binibigyan po natin ang aksyon na uuwi sa solusyon. Nag-iisang pambansang sumbungan, tulong, Tulfo, Tatak, Tulfo, Servisyong Tulfo. Sampu ng aking mga kapatid, si Raffy Tulfo, Senator Raffy Tulfo, si Erwin Tulfo. Opo, si Ben Tulfo. Ito po ang hashtag, ipabitag mo.